Welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV and para naman po sa vlog natin for today, eto naman, isishare ko naman sa inyo yung mga ways ng propagation na pwede nating gawin sa ating mga photos. So, iisa-isahin po natin ang lahat ng propagation na maaari nating gawin. So, konting announcement lang po muna sa darating po na October 30, 31 at saka November 1 ay may magaganap po na 3-day sale sa Iba Garden. And ipa-flash ko na lang po dito sa screen yung complete address ng Iba Garden. So makita-kita po tayo sa darating na petsa na yan. At syempre, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. So ayan, eto nga yung ating mga photos na collections dito sa harapan ko ngayon. So ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano-ano ba yung mga pwede nating itanim or itusok. Kung ano-anong part ng mga photos yung magiging effective at feasible pagka itinusok natin. And kung ano-ano yung ways ng propagation na maaari natin gawin. So, iisa-isahin natin yan at lahat yan ay may sample tayo dito. So, itong marble queen natin, nagsimula lang talaga tayo sa isang maliit na pot. Napakaliit niyan. Talagang siguro tatlong dahon lang yata yung pinagsimula nitong ating marble queen. Pero ngayon, tingnan nyo naman. Ito na yung nakuha natin sa kanya. Tapos, ito na yung pinaka-mother plant niya. Ayan, lagi ko naman siyang ipinapakita sa vlog. At meron pa dito na winter propagate natin na bago. And ngayon, makakakuha na ulit tayo ng cuttings dito sa mga, sa ating marble queen. And ayan, ipapakita ko naman muna sa inyo kung ano ba yung mga methods of propagation na pwede natin gawin. So ayan, kung makikita niya naman, napakakapal, daming dahon itong ating marble queen. Ito yung sinasabi ko sa inyo na nagsimula lang sa tatlong dahon. And as you can see, ayan, yung mga ganito, tinanggal natin yan yung mga color green na yan. Yung malalaki yung color green kasi kaya baka kasi mag-revert, matalo niya yung mga variegation na meron. Kaya yun, tinanggal ko. And sa tingin ko ha, nakatulong na mapabilis ang paglago nitong marble queen nung atin siyang kinuhanan ng cuttings. Kaya naman ko siya kinuhanan ng cuttings ay dahil na rin kinain nga siya ng higad. Naubos yung ano niyan, naubos yung pinaka let's say ito, yung isang gantong pinaka trailing niya. Ubos yan, walang dahon yan. Ayan o, may mga signs pa nga. Kaya lagi ko siyang chine-check. Ito yung mga ilan sa mga natira na nakain noong higad na yon. Isang mahaba siya. At ipinropagate natin. So, ipapakita ko sa inyo. Ito yung portion na mas maano sa liwanag eh. Hindi ko alam kung bakit siya dyan biglang nagsibulan. Kung makikita nyo dyan sa ilalim o, ayan o, punong-puno siya dyan. Ang dami nating makukuha na actually dito eh. And nag-aanuhan na siya ulit. Nag-uutlawa na. Ayan o. So, eto, ayan, yung mga dulo niya na. Hindi lamang siya isang dulo. Dati kasi, isang puno lang talaga siya. Isang mahaba lang siya na nagtitrail. Pero ngayon, marami na siyang pinakapuno. Iba't iba na. Yun yung kumakapal sa kanya, lalo dito sa portion na to. At pagkatapos, pag tiningnan naman natin dito sa side na to, ito kasi yung medyo nakatago sa liwanag eh. Kaya wala siya masyado dito pero unti-unti nagkakaroon na rin siya kasi eto may dulo din dito. Ayan, kita naman natin yung pinagkatan natin dito na andyan. At pagkatapos, eto, may mga bagong sibol na yan. Yan yung ipapakita ko sa inyo later on and ipapaliwanag ko. Pakarami niya ring aerial roots. Yun lang naman, eto, hindi siya tinatamaan ng morning sunlight. Daano lang siya, bright but indirect sunlight kasi nasa terrace siya. At isang maganda mo dito, ayan o, kumakapal at lumalago palalo siya dahil, ayan, may mga pasibol pa siya dito. Nasa ano na siya, kalagitnaan. Yung trailing na vine na yan. And meron pa dito sa kabila. I-rotate lang natin ng konti. Ayan, kung makikita nyo, nakakatuwa kasi ang daming naglalabas ang talagang panibago. Ito, panibagong puno na naman siya. So, napupuno at kumakapal. Ang pinaka-goal ko dito, mapuno to. Itong ilalim. So, yun yung ating gagawin or ating susubukang i-reach yung goal na yon. So, eto, ang bala ko, taniman pa to dito ng mga panibagong puno pa para mas maging makapal tong ilalim na to. At pagkatapos, yun namang ibabaw ang pakakapalin natin. And yon, puntahan na natin kung ano ba yung propagation na pwede. Eto, nito ko lang to na nalaman, nito ko lang to ginawa, yung tinatawag na kung merong air layering na tinatawag, meron naman tayong soil layering. So, ang ginawa namin dito, napanood ko rin kasi siya, kaya ako ginaya. Yung dulo niya, di ba, syempre, trailing siya talaga at hindi natin siya pinutulan before. Humaba siya ng pag-anon.
pataas at sobra na siya dito sa pinakatuktok. Kaya ang ginawa ko, pinababa ko ulit siya. So, yun lang yung ginawa ko sa kanya before. And nakita ko sa YouTube din mismo na pwede mo palang yung pinaka-end niya ay ilagay dito sa pinaka-dulo ng lupa sa may lupa. Pwede mo siyang idikit. Pwede mo siyang tabunan ng konti or pwede mo siyang hayaan. Katulad ng ipinakita ko kung napanood niyo yung vlog regarding sa Epicia, yung tinatawag na soil layering. So, ang nangyari dito, ito yung pinaka-dulo niya na. As you can see, ito. Ayan yung trailing niya. Ito yung vine niya. At pagkatapos, yung pinakadulo niya, naka-attach na dun sa upa. So, ibig sabihin, yung dapat na aerial root na sisibol sa kanya ay dito na dumikit or dito na pumasok, sumuot sa lupa at nagkaroon na siya ng panibagong ugat. Kaya naman ito ay magkakaroon ng panibagong puno, which is nakakatulong siya para yun nga, magkaroon ng panibagong puno na ganito. And habang nagmamature, sa tingin ko habang nagmamature talaga yung mga photos o yung mga halaman natin, mas marami siyang naipoprovide eh. Kasi may mga lumabas ng panibagong puno din dito sa atin. Kapag ka ikinat mo ang iyong mga photos, mas maganda kung halimbawa medyo gusto mong i-maintain yung kakapalan niya or gusto mong mas pakapalin, ikat natin siya para mas maglabasan yung mga yan, yung mga bagong puno na yan. Katulad ng nangyari dito. So yan, wala kayong gagawin. Iaano nyo lamang, kung mahaba na yung photos ninyo at aabot na siya sa lupa, pwede nyo siyang tabunan ng konting lupa dito sa pinakababa para mag-serve as panibagong puno siya. So, ang mangyayari nun, maglalabas ulit siya ng panibagong bagen or vine na pwede nyo namang habang kumakapal at lumalago ay pwede nyo ulit ipulupot dito sa ating pole. So, ganun yung nangyari dyan. And eto pa, ayan, kung makikita nyo, may gumapang na rin dito. At pagkatapos, wala naman tayong itinanim dati dito, pero ayan, oh, nagsibulan, may mga panibagong sumibol dito ng mga marble queen. So, ayan, napupuno na siya. At sa tingin ko, ha, yung isa pang tip na pwede ko talagang may-recommend sa inyo na talagang sa tingin ko ay effective, diligan nyo tong pole. Basain nyo siya palagi. Nakakatulong yan. Kasi nga, yung mga aerial roots na yan, na kumakapit dito sa pole, hindi ko alam kung dahil dun sa pagdidilig natin, ha? Hindi ko alam kung dahil dun sa pagdidilig natin ay kaya nagkakaroon ng mga sibol, ng mga shoot, ng mga ganyan dun sa bawat node. Makikita nyo naman, ayan. Nakakatulong siya ng sobra para at least mas mabilis ma-absorb ng halaman o ng ating marble queen yung mga tubig. Kasi syempre, dito siya gumagapang at lahat naman yan, itong aerial root na yan, may silbi yan. Kaya yan ay parte ng isang halaman. So, diligin, palagi nating gawing moist itong marble queen natin. Ito yung isang magandang example din ng naka-pull din na lagi namin binabasa yung pinaka-pull niya. At ayan, malalaki na yung dahon na ipoprovide niya. Una, kasi syempre, nagmamature na rin tong silver sword natin, hindi na rin siya juvenile. At marami-rami na rin yung dahon na naiprovide niya na malalaki na. And ito, konting ano na lang to. Konting panahon na lamang siguro, ipopropagate ko na rin to, ikakat ko na din para hindi na siya masyadong tumaas pa at maparami pa natin siya. Kasi gusto nga natin yung makapal yung ilalim bago siya humaba talaga. So, yun yung pinaka-goal natin dito. So, yan. Pinakita ko lang at shinare ko sa inyo yung mga sample natin. So, tapos na tayo sa soil layering. Pumunta naman tayo sa soil propagation. Ito yung pinropagate natin at kinuha natin dito sa mother plant. And ito, thriving na sila lahat. Buhay na sila lahat. Established na sila. At nagtitrail na nga yung iba. So, ito na yung mga pinropagate natin. Ito, yung mga galing na dito sa mother plant, ito na yung mga cuttings na yan. At kita nyo naman, established na sila lahat. Kasi itong iba, ang karamihan dito, nag-trail na eh. So ito, kukuha na tayo ng pantanim dito. Kasi kaya ko naman siya gustong bawasan ah. Iniintay ko lang talaga medyo mag-trail siya ng konti para mas magsanga-sanga na siya at mas kumapal yung pinaka-puno niya o yung pinaka-ilalim niya. Kasi nga, yun yung gusto kong gawin sa mother plant natin. And ano-ano ba yung mga pwede nating itanim? Pagdating dito sa ating mga photos, lalo na dito sa Marble Queen, halos pare-parehas naman lahat ng photos. And ito lang yung pinaka naging example natin. Kahit ano na parte ng photos ay pwede nating itanim. Mapa yan ay node lang. Ito, yung itong ganito. Kahit pa, kasi katulad niyan, ito yung isang pinakamagandang example rin na kinain nga ng higad, di ba? So, kinain siya ng higad, naisipan ko lang na itanim siya ng ano lamang, ng pinaka-node lang kahit wala na yung pinaka-dahon niya. Hinati-hati ko siya, basta siniguro ko lang
na laging may node na ganito, na parte kahit wala siyang dahon, siniguro ko na merong node na ganito at yun yung itinuso ko. At ayan, makikita nyo, talagang sumibol eh. So, eto yung isang pinakamagandang example na maipapakita ko sa inyo. Ayan. Eto, ayan, ano lang siya talaga, yung tangkay lang, gantong kahaba, na may node na kasama, itinuso ko siya kasi nga wala nang dahon, wala na akong option, wala nang choice. Pero sinubukan ko lang, wala namang mawawala, itinuso ko siya at ayan na yung ipinrovide niya na bagong dahon. Maliit nga lang pero buhay pa rin, ibig sabihin naging successful yung pagtusok natin. So kahit huwag kayong magalala, kung halimbawa man na nakain ng higad, naubos yung dahon, ikat nyo lang siyang isa-isa at eventually, ayan katulad nito, may isa pa dito sa loob, ayan yung maliit na dahon na yan, eventually, sisibulan pa rin yan ng panibagong dahon. Kaya huwag kayong magalala, medyo, yun nga lang. Siyempre, mas maganda pa rin kung hindi makakain ng higad. Ayan, kukuha na tayo ng cuttings dito. Babawasan na natin siya, lalo na itong dalawang to. Kasi medyo mahaba na siya. Hindi ko pa lang siya maitransfer kasi unang-una sa lahat, inihintay ko medyo lumaki-laki pa yung dahon nung ibang mga ano lamang, tangkay lamang. And, pero ito, pwede na nating bawasan to. So ayan, nakakuha tayo ng cuttings. Ang gagawin na lang natin dito, iso-soil propagate na lang din natin siya at dito na natin siya isasama sa mother plant para pagka sumibol siya, hindi na natin siya kailangan pang i-transfer. Ayan, binawasan natin ang dalawa at dito, kung makakakuha tayo ng dalawa din, tingnan natin. Kung magkakat kayo ng inyong mga marble queen, ng itong inyong mga potos, siguraduhin nyo lang na may node na ganito. Yung bawat portion, siguraduhin nyo na may node. Eh, tulad dito, ayan, meron siyang possible na aerial root, meron siyang aerial root dito, meron dito. So, ilan din yung makukuha natin talaga dito. And yun, depende na sa inyo kung ilan yung babawasin ninyo at ilan yung gusto nyong kunin. And ako, isasagad natin ang pinakababa siguro. So, makakakuha pa tayo ng at least dalawa. Kuha pa tayo ng isa kasi medyo mahaba pa din naman siya. Pagkatapos, hintayin na lang ulit natin na magkaroon siya ng panibagong sisibol. Hanap pa tayo ng iba na pwede nating pagkunan. Itong isang to ay wala pa, okay pa. So, yung pa lang din naman kasi yung malago niya. Yung dalawang yon. Eto, kuhanan din natin tong isang to. Nakakatuwa kasi ang bilis padamihin ng Marble Queen. Imagine nyo, nagsimula lang yan sa dalawang dahon. Although, siguro mga isang taon na din. Pero pagka yung nagtagal siya sa inyo at naibigay niya yung gusto niya, mabilis na siyang kakapal at lalago katulad ng nangyari dito sa Marble Queen namin. Ang gagawin natin, dito na natin siya itutusok para itong portion na to medyo kumapal at lumago din katulad nitong sa kabila. Nakakuha tayo ng apat na panibago na pasisibulin natin dito. Ito naman kasi, yan, tusok lang. Pag soil propagation, tusok lang. Make sure na maganda lang yung soil na gamit nyo. Hindi yung mas maganda kung buwaghag o yung tinatawag na ano nga, well-drained potting soil, yung malambot. Yung madaling mapasukan ng tubig. Sa una, aakalain nyo na para siyang mamamatay or malalanta kasi syempre, lulungkot yung mga dahon yan. Pero eventually, makalipas ang ilang araw, yan ay unti-unting sisibol o babalik sa sigla yung dahon niya kasi nakaka-ano na siya, nakaka-recover na siya. Kakapag-adjust na yung roots niya doon sa soil. Kaya okay lang yan kahit makita nyo na parang medyo nalalanta pero hindi yan malalagas o hindi yan mawawala. Ayan, sisingitan ko lang dito para kumapal ding tingnan dito sa kabila, siguro. At syempre, i-update ko kayo sa mga susunod na vlog natin kung ano na yung kakahihinat na nito. So, wala naman tayong ibinigay na ano, na wala tayong ipinahid, wala tayong rooting hormone na ginamit din dito. Basta, tinusok lang natin siya pagkakat natin. Medyo maulan ngayong araw na to. Kahapon, napakainit, pero ngayon biglang umulan. Hindi naman kailangan pataas or pahiga. Walang problema kung paano niya itatanim as long as nakalubog siya sa lupa. So, ayan na. Nadagdagan na natin itong portion na to. Kapag kayan ay nabuhay at nagkaroon ng mga panibagong suloy, kakapal na rin tingnan itong part ng Marble Queen na to. And, set aside muna natin siya. And, ang isa pang paraan kung paano natin ipopropagate ang ating Marble Queen o ang ating mga poto sa ito naman. Itong water propagation. Very effective. At ayan, subok na, napakadali lang buhayin kahit pasabihin mong water propagation. Ito, parang ayoko na siyang likutin dito eh. Kasi simula nang inilagay ko, inilano ko lang, nilagyan ko lang siya ng tubig.
at pagkatapos isinuksok kong isa-isa, parang ang ganda niya ng pang-display sa loob ng bahay. Kung mapapansin niyo yung itsura niya, yung style niya. At ayan, nagkakaroon na siya ng panibagong ano, tawag dito, nagkakaroon siya ng panibagong mga dahon. Ang tawag din naman kasi sa mga photos na isa, dito sa amin ha, kaya nila naman kasi talaga mag-thrive even if sa water lang sila talaga at hindi mo na siya i-transfer sa ano pa, sa soil. Kasi ang tawag na isa dito sa amin sa mga photos ay water plant. Bago pa nasabi ang mga golden photos, mga marble queen, ang tawag dito talaga sa amin ito ay water plant at nakatanim talaga siya or pwede mo talaga siyang paramihin or i-propagate sa tubig. And kita nyo naman, ito ay binawas din natin dun sa mother plant natin. Kinuha natin yung pinakadulo lamang at inilagay nga natin dito at healthy at thriving itong mga to. At ayan yung aerial roots niya. Lahat sila, lahat ng isinuksok natin ay may aerial roots na or may ugat na. Sinibulan na ng ugat. At kita nyo naman, healthy yung mga dahon na meron siya. Ang ganda, ang kapal at ang healthy tingnan itong ating mga marble queen na itinanim sa tubig. So ito, hahayaan ko na lang siya dito sa tubig kasi okay siyang pang display, pang decorate. Kapag maliit lang yung space nyo, ito katulad nito, maliit lang yung jar na ginamit ko, pwedeng-pwede siyang panglagay sa mga iba-ibabaw. Yun nga lang, baka matabig or baka masag, yun lang naman yung worry natin kasi syempre, mababasag at mababasag. So yan, ang pinaka-ano lang namin dito, wala din siyang halong ano, hormone dun sa tubig niya, walang rooting hormone na tayong inilagay. Tap water, walang problema sa kanya as long as hindi ganun katapang yung chlorine na meron doon sa tubig na ilalagay nyo. Yung amin naman kasi hindi. Okay lang sa, hindi ganun katapang yung nakukuha namin sa gripo. So, tap water and ayan na. Okay na. And ito, inilagay ko lang sa terrace. Nasisinagan siya ng morning sunlight. Yun yung tumatama sa kanya. And wala naman kahit na anong damage sa dahon. Lahat ng dahon niya ay healthy at walang kahit na anong sign ng pagkasunog or pagkasira. Gusto ko sanang hugutin at ipakita sa inyo yung pinaka-ugat niya, yung mga sumibol niyang ugat. Kaya lang, magugulo pa siya eh kasi ang forma niya na oh. Ang ganda na ng pagkaka-forma niya dito sa jar. Kaya hindi ko na siya huhugutin. Ayan, kita naman din dito sa pinakalabas eh. So ayan yung kanyang mga ugat. Ito naman na yung ating Photos Enjoy na naka-water propagate before. Siguro around, ano na yon, mga 5-6 months lang nakakaraan, kumuha ako ng mga cuttings ng Photos Enjoy at siya nating i-water propagate. And ayan na, itinransfer ko na kasi siya sa pot at nagkapala na at naglaguan na. Actually, ang bilis niya. Ang bilis niyang nagkaroon ng mga panibagong ano, nagsimula, ilan to? 3 puno yata yon na pare-parehas ng may ugat. At nung inilagay natin siya dito, ayan na, nagsibula na, nag-trail na itong isang tong haba na. So, kukuha na tayo ng cuttings dito. Dito ko na rin siya itatanim para mapuno ng Photos Enjoy itong pinaka-paso niya. So, kumuha lang tayo ng cuttings dito na siya nating itutusok. Ayan, para lang mas mapuno itong ating pot, itong pinaglalagyan natin sa kanya. Napakadaling buhayan ng photos, kaya napakaganda, napakadaling paramihin. Kung kayo ay isa to sa mga halaman na pwede nyong pagsimulan, kung gusto nyong magnegosyo ng paghahalaman, why not? Lalo na kung meron naman kayong mother plant. Madali nyo siya mapaparami. At pagka naparami nyo at napastablish nyo na, pwede naman nating ibenta yan or pwede nyong ibenta yan kahit mga 3 dahon lamang. Mas mura nga lang. Mas mura siya. Pero kung gusto nyong medyo mas mataas yung presyo, mas pakapalin nyo yung mga ibebenta ninyo. Kaya lang, medyo mas mahabang panahon ang kailangan. So yan, kung halimbawa yung mga, may mga halaman naman sa bahay pero gustong magnegosyo ng paghahalaman o ng gustong maghalaman o magbenta ng mga halaman nila, isang paraan talaga ay pagpupropagate kung wala tayong puhunan na pambili ng mga indoor plants. Ayan, make sure lang na laging may node. Doon kayo lagi kakat at saka kahit naman ikat nyo na yung pinaka-internode niya, kahit bawasan nyo yung internode niya, walang problema yan. Kasi mas importante nga na maiksi lang yan. Ito ay bala ko na rin sigurong iripat at paltan ng panibagong soil. Kasi kukunti yung soil niya eh. Masyado siyang lubog. Tapos ayan, marami pa tayong makukuha. So hindi na natin babawasan. Pinantay ko lang siya dito sa kabila. Pero okay na. Kung gusto ko pang magparamit, magpropagate, marami pa tayong makukuha dito. Pwede pa natin siyang pakapalin at palaguin.
So, yun lamang po and I hope nag-enjoy at nakatulong ang video na to sa mga viewers and subscribers natin. At sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. So, magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.